Ngayon, paano naman yung mga non-interest bearing na yan? So, contrary to popular belief, may interest pa rin naman talaga yan. Sadyang nakasaksak na. Sadyang pinasok na siya doon sa nakalagay sa note. Meaning yung 5 million na hihiramin mo na yan, kasamang interest na dyan. Kasi pinatungan na talaga siya. At hindi na siya papatungan palalo. So yan ang ating non-interest bearing notes. Para mag-gets yung concept, here's a couple of problems para sa inyo. Okay, let's start. Ito naman yung problems ng non-interest bearing. So let's start with problem number 3. Okay, so ano nangyari? Bumili daw siya ng lupa around Sweden. Alright, so pinambayad, non-interest bearing na promissory note. So as I said earlier, pag non-interest bearing, yung interest dyan, nakasaksak na doon sa face value. Meaning, nakapasok na, nakasaksak magkasama na. Okay? So, paano ngayon? Okay, analyze natin. Tanongin kita, lump sum or installment? Analyze. So, basahin natin. Anong sabi? Yung 5 million, wala namang sinabi na may babayaran buwan-buwan o taon-taon or whatsoever. So, safe to assume ito ay annual. At kung ito ay annual, well, safe to assume. Sabi ko mo. Kaya, it's safe to assume na ito ay lump sum. Isang bagsakang bayaran. Okay. So, anong gagamitin ko ngayon? Yung naka-PV factor of 1 or PV factor of an ordinary annuity? E di ito na. Okay? So, 5 million times, ano yan? 0.7130. Okay? 5 million times 0.7130. Alright. So, magkano? So, lalabas dyan ay 3,565,000. So, good. So, okay. No problem. So, yan na yung carrying value ko kung kailan. Nung bagong issue, which was on October 1, 2021. So, lagay ko sa Amort table yan. Before I forget, tanong, ano pala ang ano natin, effective interest rate? So, alam mo na, 7%. Yan yung pinagunan ng ating present value. Ano yung nominal? Wala akong sinabi. Di ba? Wala eh. So, pwede ko bang sabihin zero to lahat? Oh. Zero to lahat. Kasi nga, well, di naman siya installment. And if everyone, right, sabihin natin may effective or nominal rate rather, sorry, nominal interest rate, 0% yun, no? Kasi, well, kahit anong gawin mo, lahat ng non-interest bearing note, laging naka-discount. No matter what happens, basta non-interest bearing, lagi siyang naka-discount. Never kang makakita ng ganyan na naka-premium. Cross my heart. Hope to die. Alright. So, paano ngayon? E di as is. Zero yan. Tapos, compute ka na interest expense. So, 3,565 times 7%. E di 249,550. Tapos, minus 0. Plus ganyan. Anong lalabas? 3,814,550. Tumigil yung camera ko. Oh my God. So, yan na, diba? So, paulit-ulit lang yan. Hanggang sa mapuno. Siyempre, let's fast track. Tara. Ayan, diba? So, yan yung ating nabuong amortization table. Okay? So, ano yung unang hinihingi? Initial amortized cost of the note. So, 3,565,000. Good sa tayo dyan. Next. Interest expense for the year 2024. Ayan. Medyo interesting kasi yung hinihiling for the year 2024. Meaning, calendar year. Calendar year. So, paano yan? Sige, tingin ka sa amort table. Yung pinakamalapit kay December 31. So, sakop to. At saka ito. Sakop niyang dalawang yan. Okay? Ibahin ko yung kulay siguro. Just for the purposes of maging luminaw siya, no? So, sakop tong dalawa. Sige, kulayan ko sila. Ito green. Itong isa blue. Okay? So, how do we calculate, as a good friend of mine would say, how would you calculate that interest expense? Sige, analyze. Tinan mo itong 285710. O, pangit ng sulat ko. Okay? Yung 285710 na yan, good for January. September, ano to? Sige, October 1, 2023 hanggang September 30,
2024. Medyo nag-process utak ko dun, hindi ako sanay. Tapos yung isa, yung ano to, 305709, good yan for October 1, 2024 hanggang September 30, 2025. Okay, goods. So, tanawin kita. Ito, ilang buwan dito ang sakop ng 2024? Ilan? So, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Siyam na buwan. Okay? Siyam na buwan. So, bale, ito, naka 9 over 12. Again, saan galing? Remember, October 2023 hanggang September 30, 2024. So, you gotta remember the fact na, tawag dito, hindi yan lahat sakop ng 2024 lang or lahat sakop ng 2023 lang. So, kailangan natin siyang himayin. Okay? So, out of those 12 months, no, na yan, no? Ilan dyan yung pasok sa 2024? Sa calendar year 2024? 9 months. Kasi yung January hanggang September 30, pasok. Kaya, naka 9 over 12. So, kung yan, naka 9 over 12, ito naman ilang buwan? E di, October, November, December. Kaya ito, 3 months. Okay? Kasi nga, again, from October 2024 hanggang, ano yan, September 2025. So, kailangan natin intindihin ngayon na ito ay, so, kailangan intindihin natin dyan na hindi lahat ito sakop ng 2024. Kasi nga, hanggang 2025 pa yan, hanggang next year pa. So, kaya tayo nag 3 months. Kasi as I said, hindi ito, itong buong period na to, hindi siya sakop ng 2024 lahat. Okay? Itong lahat na yan, hindi yan sakop ng 2024 lahat. So, kaya nga, kinukuha lang natin yung pang 2024. Okay? So, pag minultiply ko na to, edi ayan na. 285710 times 9 over 12, that will give you 214282. Okay? Tapos, yung isa, 305709 times 3 over 12, that will give you 76,427. Okay? So, total lang natin yan. Ang lalabas po dyan ay 290,710. So, yan na yung total interest expense natin. Okay? Total interest expense for the year 2024. Ayan. So, that's our official answer for number 2. Ayan. Okay? Last, amortized cost of the notes payable on December 31, 2015. Napakadali lang. Sorry, 2025. 2015? Yung totoo. Sabog ka. Okay. So, ano huli? Amortized cost of the notes payable on December 31, 2025. Okay. So, kung ganyan, well, tingin lang tayo ng pinakamalapit uli. So, as you can see, pinakamalapit dyan ay yung ito. Yung 467,2988 na yan. Okay. So, carrying value as of, ano yan? September 30, 2025. Okay. September 30, 2025 is how much? 467,2988. No? Tapos, analyze na lang natin. Since ang tubo lang yan interest, lumalaki lang yan kasi nagkaka-interest, edi, let's do this. Tubuan natin ang interest to. Okay? Na pang siguro October 1. Hindi, sige. Interest na pang September 30 hanggang December 31. Yun nila. Kasi remember, ang hinahanap mo, ano kayong itsura nito pag natapos na yung taon 2025, no? Pag nag-New Year na tayo ng 2025, no? So, tawag dito, tubuan natin. So, ilang buwan to? From September 30 hanggang December 31. Edi, that will be October, November, December. 3 months. Kaya mangyari, ito, i-multiply ko siya ngayon dun sa ating interest rate na 7%. So, times 7% times 3 months, diba? 3 over 12. Ayan. So, magkano lalabas? Ang lalabas dyan, 81,777. Okay? Another way to get that 81,777 is to actually use this. Yung 327012. Pwede naman. Goods din yan.
No issues whatsoever. Kung magkaiba ang sagot natin, malamang rounding off lang yan. Okay? So, ayan na. Regardless, you're gonna get that. 81,777. Pag na-add mo na yan, you will get 4,754,765. So, yan na yun, yung carrying value ko at December 31, 2025. So, yun yung official answer natin for number 3. Ayan. Okay? So, sulatan ko lang to. Ano yun? Initial amortized cost, this is number 1. Interest expense for the year 2024, this is number 2. Tapos, amortized cost of the notes payable on ano yun? December 31, 2025, this is number 3. Ayan. O, di ba bongga? So, ayan. Last problem na tayo. Okay. So, here comes the party, sabi nga niya. Okay, so, nag-issue siya ng 5 years na 10 million non-interest-bearing note. Whoop-de-doo. Okay. Pero this time, installment. So, it's paid in 5 equal annual payments. So, bale, per year, 2 million. Okay. So, yung 2 million yun, principal lang ha. Hindi ito isang interest payment. So, kung ipibivi ko man ito, hindi ako gagamit ng, tawag dito, nominal rate. Kasi, well, ang binabayaan ko lang taon-taon, yung principal. Kasi, again, non-interest bearing nga, diba? So, yung 10 million na yan, nakasaksak na dyan interest. So, hindi na siya mapapatungan palalo. Kaya, you don't have to overthink this really. Paano ko diba present value? Ayon sa napag-usapan, which is, yun nga, 5 equal annual payments. So, yan yung present value mo. So, yung 10 million, yun present value ko pa lahat? Oo. Pero in form na, nakaganyan. Yan yung 10 million eh. Kasi nga sabi, yung 10 million, naka 5 equal annual payments. Ang point ko dito is, you have to analyze the problem properly kasi depende talaga yan kung anong hinihiling ng problem. Pag sinabi nag-problem, nagbabayad ka ng nominal interest, sige, present value mo din malamang kailangan. Kasi pag may nominal interest ka, pabayaran mo pa yung principal, yung talagang nakalagay dun sa note, sa dulo. Minsan, ang nangyari, pack isang bayaran lang yan. Ganun. O kaya dito, yung babayaran mo, hinati-hati. Ganun. Depende talaga siya sa problem. So, watch out, analyze, and dun nyo iayon dapat. Techniques ang tinuturo namin dito. Ninong Ray lang ang malakas. Shoutout sa dyan, Ninong Ray. I'm a big fan. Baka naman. Okay. So, once again, ang present value ko lang dito, yung 2 million. Kasi nga, well, ano lang, yan lang man yung laman eh. Wala namang nominal payments whatsoever o ekstrang bayaran or yung parang interest based on the remaining balance. Walang ganun. Kaya, yung 2 million, yan ang i-annuity ko. So, kunin mo yung PV factor. So, ano yung PV factor nito? E di, 4.2124. Yan lang. O, diba? So, if you get this, e di, 8,424,800. O, diba? So, yan ngayon yung initial carrying value ko. Yan yung pinakaunang amortized cost. Okay. 8,424,800. Okay, good. Now, again, tawag dito, parang kanilang pupunuin natin to. Okay, so, let's fill this up. Fast forward. Napakalaking kasalanan ng ginagawa ko. A few moments later. Ano yung narinig? Okay. So, yun yung complete amortization table natin. So, ayan. September 30, October 1. Doesn't matter what the dates are. Just fill it out as if one year lang naman yan eh. Okay. Anong hinihiling? Pure amortized cost lahat. Okay. Kulayan ko to ng yellow. Kulayan ko to ng blue. Ayan, okay. So, let's solve. Doon tayo sa yellow muna. Okay, ang sabi daw, sige, kahit orange ko na. Amortized cost of the notes
in of the note rather in December 31, 2022. So what can we do? Edi pwede ako kumapit dito. Yun lang naman eh. So October 1, 2022, ano ang carrying value? 693288. So October 1, 2022, ito ay 693288. So pagdating kayo ng October 1 hanggang December 31, 2022, ano kaya interest ko? Parang kanin lang, papatungan mo pa lang. Okay? So magkano? E di ito times ilang percent uli? This is 6% times ilang buwan? 3 over 12. Huwag ka ma-pressure, interest lang yan. So magkano? 103,954. O, di ba? So pag tinotal ko yan, magkano ngayon? E di 703,42,42. So yan yung carrying value natin ng December, lang, interest expense tong sa taas ha. Huwag mahirapan sa label, mahirap pag walang label. Anyway, carrying value na tong 7034 ng December 31, 2022. Okay? Ayan. Ganyan, okay? So that is our official answer of number 1. So this is question number 1. Okay? Paano yung question number 2? Sige. Same logic. So ang hinihiling amortized cost on December 31, 2023. Okay. So I can just use this. Diba? So 5346105. So 5346105. Yan ang carrying value ko as of October 1. So, tubuan mo para makuha yung ating bagong carrying value afterwards. So, interest ko from, again, October 1 hanggang December 31. So, ilang buwan yan uli? 3 months. So, ito, i-multiply ko lang by how much? Ilang percent? 6% din, di ba? 6% times 3 over 12 uli. Diba? So magkano to ngayon? Eh di, this is bale 80,192. Okay? So bale, how much is this na? Eh di, pag tinotal ko yan, anong lalabas? Eh di, 5,426,297. Ayan na. Yan yung carrying value mo at December 31, 2023. The official answer for question number 2 for the last problem. Diba? So, dyan nagtatapos ang ating non-interest-bearing notes. So, dyan na nga po nagtatapos ang ating notes payables. Sana lang man may natuto kayo sa video na ito and I hope you guys enjoyed while learning. So before anything else, like this video, share to your friends, share to your classmates or whatnot, subscribe to our channel and don't forget to hit the notification bell icon para updated kayo sa latest naming mga pakulo. And with all said and done, it is time for me to say goodbye and see you in the next video.